have your ways in us. Give you my heart, give you my soul. Lord, have your way in me. I give you my heart, I give you my soul. So let's declare, Lord, have your way in me. I give you my heart, I give you my soul. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Isang mapagpalang araw, Zion Christian Fellowship Baliwag, at sa lahat po ng mga sumusubaybay, sa lahat po ng mga online worshiper, mga online warriors po natin na patuloy po na tumataguyod para po sa gawain po natin dito sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Nais po natin pasalamatan si Lord sa nagdaang taon o mga taon na kung saan ay nasimulan po yung online ministry na ito. Meron lamang po kong announcement para sa buwan na ito. Unang announcement po ay meron tayong bagong series para po sa Love Month ng Feb. Ito po ay pinamagatan nating Heart Check, How is Your Heart? At particularly, ginamit po natin yung aklat ng Kawikaan upang tukuyin po at gamitin ang isang talata po na siyang gagabay sa atin para po sa tema at topic na ito. Magkakaroon din po tayo ng mga Love Fest, meaning gatherings, fellowship, at mga conquest. Ito po'y sa iba't ibang division, kagaya po ng mga adult, sa mga young professional, mga young people, and even sa kids, and then of course sa ating outreach sa North Caloocan. And then in line with this, nais ko rin pong ihanda rin po natin ating mga sarili, sapagkat bago po matapos yung buwan ng Feb ay sisimulan na po nating alisin muna pansamantala yung gawain po natin na pananambahan sa hapon. Wag ho sana tayong malulungkot o madidismaya. Ito naman po'y gagawin natin to give way para mabuksan po ang gawain po sa North Caloocan. Tinuturing po natin itong Daughter Church upang sa ganun ay mapasimulan na po, dahil yun lamang po ang natatanging oras o panahon na kung saan available po mga kapatid natin, lalong-lalo na po yung mga manggagawa, kaming mga pastor at lahat po ng mga magmi-ministry para doon. So ipanalangin nyo po ang Zion Christian Fellowship Baliwag, ang Zion North Caloocan, na hopefully bubuksan at itatayo ng Panginoon sa biyaya lamang po niya. Purihin, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga ginagawa at gagawin pa sa ating iglesia. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat sa araw na ito, muli tayo magkakaroon ng pagkakataon upang pag-aralan ang Heart Check. Last Sunday, diniscuss ko na po ang paunang installment po ng mensahe. We talk about the conditions of our heart. Ngayon pong araw na ito, ipagpapatuloy po natin ang topic, how do we guard our heart? How do we guard our heart? Sa Bible, gumamit po ang Bible po ng mahigit 700 to 1,000 words occurrences. Nag-appear po ang salitang heart sa Bible ng mahigit
700 to 1,000 times para ipakita po kung gano'n talaga kaimportante ang issue at usapin ng kondisyon ng ating mga puso. How do we really guard our heart? And when we talk about heart, we're not talking about the physical heart na tumitibok. We're talking about our inner person, because how we function and how we behave inwardly is very important to the Lord. Sinabi natin last Sunday that a right heart will produce a right life, but a wrong heart will always produce a wrong life. Ayaw po natin mangyari iyan. Dun po sa Proverbs chapter 4, verse 23, ang sabi ho doon, guard your heart above all else, for it is the source of life. Napakagandang talata po nito. Ginamitan po natin ng iba't ibang salin last Sunday. Pero gusto ko pong basahin natin yung konteksto, yung ilang mga talata bago po ang 23 sa kapagkatapos po ng verse 23. Simulan po natin sa Proverbs 4 verse 20. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. My son, pay attention to my words. Listen closely to my sayings. Don't lose sight of them. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Ito na nga po, yung verse 23, guard your heart above all else, for it is the source of life. Don't let your mouth speak dishonestly, and don't let your lips talk deviously. Let your eyes look forward. Fix your gaze straight ahead, and carefully consider the path for your feet. And all your ways will be established. Yun po yung pinangako ng Panginoon. So don't turn to the right or to the left. Keep your feet away from evil. Ito pong talatang ito na binasa po natin ngayon, particularly yung verse 23, when Christians or when people fail to understand the truth behind this verse, it creates failure, heartaches, and confusion. Napakahalaga po na mapagbulay-bulayan at mapag-aralan po natin ang sinasabi ho doon sa binasa lang po natin kanina. Sa verse 23, it says, we must guard our heart. Now, ang sumulat po ng talatang ito ay walang iba, siyempre, si King Solomon, the wisest king that ever lived here on earth. Meron po siyang apat na mungkahi o panuntunin na dapat nating pag-isipan at higit sa lahat, i-consider na sundin upang sa gayon matiyak po natin na mababantayan po natin ang ating puso, ang ating inner person. So how do we guard our heart? Number one, we must recognize the treasure inside our heart. So ang una pong gabay at prinsipyo para mabantayan po natin ang ating mga puso is that we learn to recognize the treasure. Sabi ho doon sa verse, minarkahan po natin yan, sinade po natin yan, guard your heart above all else. I-prioritize daw po. Why? For it is the wellspring or the source of life. It is the wellspring and the source of life. We must recognize the treasures of our heart. Alam niyo ba mga kapatid na meron pong mga kayamanan na nakaimpok at inilagay ang Diyos sa ating mga puso. There is a treasure. Therefore, our heart is precious. Why? Because Satan wants to deceive it. Satan wants to take it. Kung papanong kinuha po ito ng ating Panginoon at ninais ng Diyos na pagharian niya, ganun din po kahalaga kay Satan sa kaaway na kunin din po ito papalayo sa ating Diyos. It only means that it is very important that there is something planted inside our heart. Hindi ho ito pag-aaksayahan ng kaaway na guluhin, tuksohin, papanghinain, kung wala ho siyang mapapala dito. And by the way, of all the organs in our bodies, pinili po ng Diyos na manirahan at maghari sa ating mga puso. Because God resides in our heart, because He is there, it is like an oil reserve or gold deposit land. Alam niyo po, yung mga lupain po na merong oil reserve o may mga mineral po sa ilalim ng lupa o di kaya may mga ginto po na nakatanim o nakapailalim sa lupaing iyon. Hindi lang ho ito binibili ng mahal, kung minsan po ito rin po ay nagiging mitsa ng buhay ng iba. Nagkakapatayan, nagkakaguluhan. Bakit? Kasi po they want to access yung mga nasa ilalim po na nakaplant sa lupang iyon. Now,
Isipin mo ha kapatid, kung gaano kahalaga yung puso mo. There's a reason why King Solomon asked his readers, asked us, to carefully guard our hearts. Why? Because there is a treasure. Merong kayamanan. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, most of the times or sometimes we disregard our hearts. We belittle our hearts. Sinasabi natin madalas sa ating mga sarili, we have nothing. We are nothing. Wala naman ako, pastor. Wala naman akong dating. I have nothing na mapagmamayabang. I have no treasure. And sometimes we question God and we like to compare to other people. Sinasabi natin, bakit siya? Bakit ako hindi kagaya niya? No? Madalas nating isipin na ang puso ay seat of emotions lamang po ng tao. No. According to this verse, if we dig in deeper, there is already a treasure. Nariyan po ang kagalakan, nariyan po ang kaligayahan, nariyan po yung habag, ang pagmamahal, ang biyaya, ang pasensya, nariyan po yung potensyal. So when we receive it, when we receive the treasure coming from the Lord, we benefit from it. Pero isipin nyo ito mga kapatid ha, when we share it, the love, the joy, the happiness, the grace, the compassion, the potential, the blessing, it does not only blesses us, but it also blesses others. Ang tawag ko dyan mga kapatid is treasures. Sabihin mo nga sa katabi mo, I have treasures, I am a treasure. There is a treasure inside my heart. Alam niyo ba mga kapatid, ang prinsipyo po ng pinag-uusapan natin ngayong hapon na ito is this, when God wants to bless someone, when God wants to bless you and me, He always starts with our hearts. Kaya nandun po yung treasure o kayamanan sa ating mga puso. Psalms 37 verse 4 says, when we delight ourselves in the Lord, He will give the desires of our hearts. Nakita niyo na po, ayon po sa talatang ito, kapag ang Diyos ay nagpapasimula ng pagpapala, kapag ang Diyos ay nagpaplanong pagpalain ng isang tao, ang kanyang anak, sinisimulan niya hong ilagay ang pagpapala at alamin ang nasa ng kanyang mga puso. It is there. It is in the heart. God put it inside in our heart. Ang lesson po na pwedeng matutunan nito, knowing that God has already put a treasure in our heart, is that God honors, God respects, and God values our hearts. Ginagalang, pinapahalagahan, nirerespeto, at nilalagyan ng Diyos ng mataas na importansya ang ating mga puso. Kaya hindi ho tayo basta-basta. God sees our heart as treasures, not as trash. Kung ito po'y pinaglalaruan lang ng iba, kung ito po'y ginagawang basurahan ng iba, well, pagdating kay Lord, hindi ho ito basurahan. Ito po ay kayamanan o impukan ng kayamanan. God also sees blessings in your heart, not burdens. Kung ikaw ay nabibigatan, kung ikaw ay puno ng kabighatian, well, pagdating kay Lord, hindi po niya nakikita na ang kabigatan ng iyong puso, bagos ang nakikita po niya ay ang kayamanan ng iyong puso. Mga kapatid, when you don't recognize the blessings, you will fail to see the blessings of God inside your heart. And what you don't see as yours, you will be robbed again and again by the enemy. Iba po ang magte-take advantage ng treasures na ito. Somebody will withdraw the deposit that God has given inside your heart. Kuminsan po, pag may nakikita po akong mga Kristiyano, naaaliw po ako sa kanilang mga action, sa kanilang mga decision making. When I could see Christian honoring the Lord, no, alam niyo madalas kong sabihin sa kanila, may the Lord bless your heart. May the Lord bless your heart. As a pastor, I recognize the treasures inside their heart. I take notice how they share it or trying to share it to other people so that they could be a blessing to other people. And I always pray, Lord, may you bless that heart. In other words, Panginoon, yung nilagay mo, marami na. Yung nilagay mong pag-ibig, yung nilagay mong grasya, yung nilagay mong compassion, yung nilagay mong
Heart for the lost, Panginoon, doblehin mo pa. Gawin mo pa ang siksik, liglig, at umaapaw. Yung mga generous heart, i-bless mo, Panginoon. Why? The only reason ng isang tao, isang Kristiyano, may generous heart, it's because his heart is being blessed already by the Lord. Mga kapatid, have you forgotten that there's a treasure inside your heart? Kaya nga po, ang sabi ni King Solomon, above all else, bago ang lahat, it communicates priority. Because the heart has a wellspring of life. And it communicates glorious promise, deposit, and treasures. This text, or this Bible verse, identifies guarding your heart as more important than anything else because the treasures of God are at stakes. Bantayan mo yan, mga kapatid. Kung iniisip mong wala ka, kung iniisip mong walang mangyayari sa'yo, hindi po eh. May Kristo ka sa puso. At dahil nasa iyo si Kristo, may deposit na pagpapalat kayamanan ng Diyos sa iyong buhay. Paano ho ito ipinakita ni Apostle Paul? Paano ho niya ito pinanalangin dun po sa mga Kristiyano sa Ephesus na nabulagan po sa kayamanan na ipinagkaloob na po ng Diyos sa kanilang buhay? Mababasa po natin to sa Ephesians chapter 1 verse 18. Ang sabi po ni Apostle Paul, I pray that the eyes of your heart, meron po palang mata ang ating mga puso. Sabi ni King, ni Apostle Paul, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Mga kapatid, there is a deposit, there is a treasure, there is an inheritance inside your heart. And the reason we don't guard our hearts so well is because we fail to realize and recognize that it is filled with God's treasure. Kapatid, bantayan mo po ang puso mo. Bantayan natin yung puso natin. Bakit? Nandyan lahat ng power, potential at mga pangako ng ating Diyos. Anong klaseng treasure po, kapatid? Earthly, heavenly, temporal, or eternal? Alam niyo po ba doon sa Romans chapter 10 verse 9, ang sabi ho doon, when you believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. That is a treasure that is unspeakable, unfathomable, and incredible treasures na nilagay ni Lord sa iyong buhay. You know, pag nasa iyo si Kristo, nasa iyo yung pinakamahalaga at pinakamahal na kayamanan na nakadeposito sa iyong buhay. Huwag mong maliitin ang kayamanan na nilagay ng Diyos sa iyong buhay. You are somebody going somewhere doing something for the glory of the Lord. Why? Because you have a treasure. You are a treasure. You have a blessing. You can be a blessing. You will benefit from that blessing inside your heart, and you can share this blessing and help others benefit this blessing also in their heart. Jesus and His assurance of eternal life is deposited in our hearts. So we must protect it. Are you protecting that treasure? Are you protecting that faith? Are you protecting that assurance that one day you will go to heaven? That God, that you are a child of God? That God has promised that He will never leave you nor forsake you? That if God is for you, who can be against you? You must protect the treasures in your life. You must recognize the treasure. Alalahanin mo, mga kapatid, kaya tayo madalas na nasasaktan, kaya tayo madalas na nabibigatan, may pinagdadaanan emotionally, it's because it's where the big deposits of treasures that God has placed inside of us. Mga kapatid, you will forget what you have, who you are, and whom you belong when you forget that Jesus is your greatest treasures in your life. Ulitin ko po yun. You will forget what you have, who you are, and whom you belong when you forget that you have a greatest treasures inside your heart. So muli po, mga kapatid, let us recognize that you have a treasure inside your heart. Therefore, could you say this? I am blessed and I can be a blessing. I have a deposit. You can check it out, parang ATM, parang passbook, di ba? Because God has a deposit inside of you. And every child of God has a deposit, you can check it out. Therefore, recognize that there's a treasure. Pangalawa, how do we guard our heart? Alam mo, pag na-realize mo,
Yung puso mo pala, hindi basta-basta. Hindi lang yung organ na nagbibit o tumitibok eh. May kayamanang naka-impok dyan eh. Hindi mo mamaliitin yung nararamdaman mo. Hindi mo mamaliitin ang pagkatao mo bilang anak ng Diyos. Pangalawa, you will prioritize the task. You will prioritize the task. And what is the task? To guard your heart above all else. To guard your heart above all else. Listen very carefully. Matapos po natin ma-identify that we must recognize that there's a treasure in our heart, then we must now prioritize the task of guarding our heart. No? Pinag-usapan po natin last Sunday, guard your heart, guard your heart. No? Bakit? Bakit po, Pastor? Kasi may treasure nga eh. May kayamanan, may potential, may pagpapala na nakabaon at nakadeposito sa ating mga puso. Alam niyo po yung salitang prioritize, it means to make it first, to take note, to put into writing, to set aside things so that you can make it first in your life. Yan po yung ibig sabihin ng salitang prioritize. Alam niyo po, bilang pastor, pag tinanong ko kayo ano yung mga church discipline o Christian discipline na meron po o pinag-uutos ang Biblia o pinag-uutos ang simbahan na dapat nating isabuhay, maaari nyo pong banggitin yung mga church discipline po ay prayer, ano pa ho ba, pagdalo sa church, pagdalo sa cell, ano pa ho ba mga certain discipline, meaning yung mga kailangan nating gawin ng mga hakbangin para mapanatili po yung ating alab sa pagmamahal at pagsunod kay Lord. Prayer, fellowship, soul winning, discipleship, those things are good, no? Wala pong masama po doon. Pero meron na ho ba sa inyo dito nakapag-isip na isang discipline po na hinihingi ni Lord sa atin para mapanatili ang ating alab at pagpapatuloy kay Lord is to guard our heart. You're praying. You are watching online. You go to church every Sunday. You're reading your Bible. You do your devotion. But the question is this, are you guarding your heart? Are you guarding your heart? Binabantayan mo ba ito? Pagkatapos ng samba, pagkatapos ng pagbabasa, pagkatapos ng paglilingkod, pagkatapos ng pagsunod. Because it is during that time na hindi na tayo aware. And we are always caught unguarded. Mga kapatid, kung tatanungin ko sa inyo, top 10, mula prayer, fellowship, soul winning, discipleship, cell group, attending the church, pang ilan kaya sa topmost priority mo sa iyong listahan sa buhay ang pagbabantay ng iyong puso? Ang pagbabantay sa iyong puso. Kasama na ho dyan yung pagsamba. Pang-ilan ho dyan? Nauna ho ba yung pagsamba? Di po ba, sabi nga sa Bible, bago ka sumamba, siyasatin mo muna yung puso. Kung meron kang hindi nakasundo, nakaalitan, iwanan mo ang iyong hain o handog sa pagsamba sapagkat mas maigi pa na magkapagpatawad ka kesa makasamba ka sa ating Diyos. Hindi po sinasabing huwag kang sumamba. Ang sinasabi lang po, checking and re-evaluating our heart is very topmost priority. Kumusta po pag tayo po ay umiibig? Wala na ho tayo sigurong sinusunod ng prinsipyo, no? Basta umibig na lang, tumibok na lang. Meron pa tayong kinoconsider when it comes to buying things, when it comes to pursuing our passion, are we checking and re-evaluating our hearts? At pinapacheck po ba natin to sa ating Panginoon? Alam niyo po, marami pong command sa Bible na nagsasabing, guard our heart. Guard our heart. Pero hindi lahat ng Kristiyano naglalagay po ng utmost importance in guarding our heart. Pag pagod ka, are you guarding your heart? Pag masaya ka, are you guarding your heart? No? Kuminsan po, para makasunod lang po sa Diyos, no? We don't guard our heart already. Alam niyo ba mga kapatid, mas mahalaga kay Lord kung paano mo ginawa ang isang pagsunod kesa sumunod ka lang. Sumunod ka na, nagdabog naman. Sumunod ka nga, nagreklamo naman, nagkumpara naman. Sumunod nga po tayo, half-hearted naman. Mas mahalaga kay Lord yung motives of our heart than the motions of our obedience. It's very important kay Lord yung motives of our heart than the motions of our obedience. As I mentioned, ito pong pag-guard sa ating mga puso is very unfamiliar at bihira pong ginagawa ng mga Kristiyano. Why? Kasi nga po, may mga utos patungkol po sa self-denial. Di ba? Sinasabi po madalas, kami mga pastor, madalas namin nung sabihin sa inyo, no? Deny yourself and follow Christ. Deny yourself and follow Christ. No? Pero, hindi po ba't mga kapatid na
ang pagbabantay sa ating mga puso ay kapareho din po sa pagtatakwil sa ating lumang pagkatao. At hindi po sila contradiction, hindi po sila magkalaban. We are expected to take up our cross daily, but sometimes we neglect taking care of our hearts. We neglect taking care of our hearts. I believe that we can only die to ourselves. We can only carry our cross when we learn to guard our hearts properly. Ito po yung prinsipyo, no? We cannot take up our cross and follow Jesus if our hearts are not right. We cannot take up our cross and follow Jesus if our hearts are not right. Mababasa ho natin to sa scripture, no? Look at Judas. Every day, he's following Jesus. But because his heart is not right, his life is also not right. Mga kapatid, napakahalaga. Because sabi po sa Bible, sa Mark 12:30, we should love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. How can you love the Lord fully with all your heart if your heart is not right and it's wrong? Therefore, it must be protected, it must be guarded, and it must be prioritized. Sabi din po sa Luke 12:34, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan yung passion mo, nandun yung devotion mo, normal lang po iyon. Kung ano yung mga hilig at nasaan na yung puso, naroon po ang loyalty ng isang tao. Guard your heart. Make it a top priority. Check if it's following Christ. Masunurin pa rin ba at sumusunod pa rin ba sa ating Diyos? Pangalawa, ang isang factor po na nagpe-prevent po sa mga Kristiyano sa pagbabantay sa kanilang puso, una po is yung pong kaka-deny sa self, hindi na nababantayan yung puso. Pangalawa, is they always guard their hearts, but they are not guarding their hearts to purity. They're not guarding their hearts to purity. When we strive for moral purity, it is an admirable and necessary part of following Christ. Kapag ka daw po, hindi lang tayo iwas ng iwas sa mali. Sometimes iniisip natin, no, ang pag-guard ng heart ay pag-iwas sa mali. Hindi po. Ang pag-guard ng heart ay paggawa ng tama din. Kasi kahit gawa tayo ng, pag-iwas tayo ng iwas ng mali, hindi naman tayo gumagawa ng tama. We are not striving for purity. We are actually not guarding our hearts. Guarding our hearts, therefore, is more than protection. Guarding our hearts is more than protection. It includes pursuing and providing a passion for purity. Don't just avoid evil. Pursue godliness and purity. Ano po ang nag-feed sa heart mo? Nababasahan niyo ho ba, no? Sa Facebook may nakalagay, news feed. Kung ito po palagi nag-feed sa heart mo, no? Kung minsan po, pati yung mga hindi na dapat mapanood, yung mga censored, nasa Facebook na rin po, what are we feeding sa ating mga souls? What you feed will eventually become your diet. When our heart is strong, we are able to resist the temptation that may cause many saints to stumble. Kapag ka po matindi at malakas ang ating puso, kakasunod po sa kabanalan at sa katuwiran ng ating Diyos, of course, only by the grace of God, maiiwasan po nating matisod at manlamig at mahulog sa pagkakasala. Alam nyo ba, mga kapatid, ang Book of Proverbs o Aklat ng Kawikaan ay hindi lamang po puno ng mga instruction paano iwasan yung mali, puno rin po ito ng mga instruction kung paano po sundin at i-pursue ang mga tamang bagay to help us avoid a heart distraction, to guard our hearts. Sabi po ni King Solomon, pursue wisdom, pursue grace, pursue discipline, pursue and choose life. We must pursue these things. We don't just avoid evil. We try to do the right thing in order to protect our hearts. Tingnan niyo po yung verse na to para mas maging malinaw. No? Psalms 42 verse 1 to 2, it says, as a deer gets thirsty for streams of water, I am truly thirsty for you, my God. In my heart, I am thirsty for you, the living God. When will I see your face? Mababasa po natin dito sa talatang ito that this is not just a once in a lifetime pursuing God. Hindi ho ito tuwing linggo lang o nagdi-devotion lang o nasa fellowship lang.
For David, pursuing God is a habit, is a lifestyle. Ito po ay naging buhay na po niya, na dumating po yung pagkakataon, gusto na niyang makita ang Diyos sa mukhaan. Bakit po kailangan that we must pursue purity and we must pursue God in order to guard our heart? Because if you are satisfied and contented with God, you will never seek and enjoy the pleasures and cravings of this world. Alam niyo po, pag busog ka na, kahit anong ipakain sa iyo, hindi mo na magugustuhan yun. Hindi mo na papatulan. Halimbawa po, nabusog ka na sa lechon, eh kahit na meron pa akong ilagay sa iyo ng mga burger, siopaw, palibot, eh hindi ka nagaganahan. Bakit? Nabusog ka na eh. Nasatisfy ka na. Tinutuwi ko po dito ay talagang busog talaga na bundat. Di po ba? Pag nasatisfy po tayo ni Lord, hindi mo na kailangan hanapin pa yung mga bagay na alam po nating temporary lang na nagsasatisfy. So recognize that there's a treasure. Pangalawa, prioritize to guard your heart. Pangatlo, minimize the trash. Bawasan, tanggalin, alisin, walisin ang mga dumi sa ating mga puso. Ito po yung context ng Proverbs 4:23, yung above all else, guard your heart. Yung verse po bago doon, sabi dito, pagkatapos po doon, sabi dito, don't let your mouth speak dishonestly. Don't let your lips talk deviously. Let your eyes look forward. Fix your gaze straight ahead. Carefully consider the path for your feet. Ingatan mo rin kung paano ka umaapak, saan ka umaapak. And all your ways will be established. Don't turn to the right or to the left. Keep your feet away from evil. You know what? This verse talks about seeking God's will and ways in your life. This verse talks about seeking God's will and ways in your life. Mga kapatid, hindi natin pwedeng i-ignore yung instruction na sabi po ni King Solomon dito, i-minimize yung trash sa ating mga buhay. It says that we must put away perverse speech, looking straight ahead and choosing good paths. Ito po yung nire-echo po ng isang aklat ng Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Yung author po ng aklat ng Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Sabi dito, therefore, since we have such a great cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily entangles us. May mga kasalanan daw po na nagpapagbagal sa ating takbuhin at pagsunod kay Lord. And let us run with endurance the race that lies before us. Keep our eyes on Jesus because He is the source and the perfecter of our faith. This verse agrees with King Solomon that we must minimize and eradicate, eliminate the trash in our hearts. We need to remove some things from our lives so that we can run the race of faith. We need to remove it and surrender them to the Lord. Why? Kasi may goal po ang Christian life. Ang goal po natin, dapat makita natin may goal po ito, ang magpatuloy sa takbuhin at makarating sa finish line. No. Sino po dito nanghangarap no, 5 years from now, 10 years from now, Christian ka pa rin na nagpapatuloy kay Lord, sumusunod sa Panginoon at nagpapatuloy sa takbuhin ng Panginoon. No. Why? Kasi po, sinet aside, nilay aside mo yung mga sin that easily entangles us. Ito yung mga pumupulupot po sa ating buhay na nagpapabagal sa ating takbuhin at pagsunod sa ating Diyos. Ito yung mga naghaalis ng mga gana o passion, excitement sa atin para mag-serve sa ating Diyos. We have a race, we have a finish line, remove all the trash. Remove all the trash. Sabi po sa Bible, big or small trash, remove them. Big or small trash, remove them. 2 Timothy chapter 2, verse 22, sa mga kabataan, but not just sa mga kabataan, sa ating lahat po, we must flee the evil desires of youth and pursue righteousness, pursue faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Paulit-ulit po, mga kapatid. Maaari nating sabihin, imposible po ito, Pastor. No, if we will guard our heart. Meaning, maaari tayong magkasala, pero the moment we prioritize guarding our heart, we can re-evaluate and allow God to evaluate us. Then we can regain momentum na magpatuloy at i-pursue ang righteousness at purity na sinasabi po ng salita ng Diyos. Napakaganda po talagang topic ito, heart check. Why? Kasi pwede tayong magmukhang active, malalim, matibay sa panlabas, but only God knows the condition of our hearts. We must take advantage of this series. Pang-apat po't panghuli. How do we guard our heart? We recognize that there's a treasure. We prioritize guarding it.
we minimize the trash, at panghuli po, we energize with the truth. We energize it with the truth. Ang sabi po sa Proverbs 4:20-22, my son, pay attention to my words, sabi po ni King Solomon. Siguro po, yung audience po niya noon, mga bata, kabataan. Pero yung salitang son, it talks about relationship of family. At alam natin, the Bible is both timely and timeless. Kaya po, ang konteksto po nito ay applicable pa rin po sa atin. Sabi po ni Lord sa atin, anak ko, pay attention to my words. Listen closely to my sayings. Don't lose sight of them. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Alam niyo po, during that time, wala silang physical Bible eh. Mga verses lang po na sinusulat nila sa kamay. At alam niyo po, nilalagay po nila ito sa bato, nilalagyan po ng butas, ginagawang kwintas, nilalagyan ng tali, nilalagay po literal po sa ulo, di kaya ginagawang pong kwintas o pendant po, malapit sa puso. Ganun po ang paraan ng pagpapakita nila ng halaga ng katotohanan ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito pong fourth strategy for guarding our heart is to energize the truth. Hindi na po natin kailangan magtali po ng bato, magbutas po ng bato, gawing kwintas ito. Parang hindi naman yata maganda, di ba, sa panahon po ng ngayon, parang hindi na bagay po sa ating gawin iyon. No? Pero naririto na po yung salita ng Diyos. Ang kailangan na lang po natin gawin ay basahin ito, pakinggan ito, pagbulay-bulayan ito, isagawa ito, pero hindi lamang po iyon. Hindi pagkatapos ng Sunday service, pagkatapos ng devotion, tapos na po nating kausapin o pag-usapan ng salita ng Diyos. We energize it. Meaning, we empower it na talagang marinig, maintindihan, maisabuhay po talaga natin to sa ating buhay. Gusto mo bang magtagumpay in all areas of your life? Financial, emotional, spiritual, and even relational. Don't follow your heart. Don't follow the urgings of your heart. You energize your heart with the truth of God. Hindi yung beatings lang niya, hindi lang yung facts, no? Yung mga nararamdaman niya, yung mga kinaiinggitan niya, pinagkukumparahan niya sa nakikita po natin sa social media. We energize our heart with the truths. We energize our heart with the truths. Sabi po dun sa verse 20, pay attention and listen closely. I wonder, no, sa ating mga cell groups or even Sunday services, no? Of course, we're taking notes. Sometimes ginagamitan pa natin ng camera, pinipicturan natin. But God is telling us, are you paying attention to the truth? Are you listening carefully? Maring narinig na po natin. Nakahanda na tayong mag-take away. Sabihin, alam ko na yan, narinig ko na yan. Ito na yung sasabihin ko. But that's not how you energize the truth. It means you pay attention. Ibig sabihin, you remove all the distraction. And then, you listen closely. You listen closely. Why? Because when you do that, sabi ni Lord, it is being followed by a promise of life and a help of blessings. No wonder, pwede ho tayong nasa church, pwede ho tayong mapuno, na napakaraming gawain, mabugbog po na napakaraming church activities, and yet, feeling po natin lupay-pay, pagod, parang hinang-hina po tayo. Why? Because we don't pay attention and listen closely to the Word of God that energizes our heart. We need the truth. We must energize the truth because Jesus said, the truth will set us free. The truth will set us free. Alam niyo po ba na pwede nating tanggapin ang katotohanan pero partial truth lang? Pwede nating bawasan yung truth, pwede ho nating balikuin yung truth, pwede ho natin itong itwist yung truth para makapag-adjust lang sa kagustuhan po natin, pero hindi iyan ang ibibless ni Lord eh. Ang ibibless ni Lord na heart, yung sinabi po niya sa Psalm 37 verse 4, and the Lord will bless the desires of your heart, ay yung puso po na buong tinatanggap ang katotohanan ng salita ng Diyos. That kind of heart, listen closely and pay attention thoroughly to the truth of the Word of God. We hold on to the instruction. Ano po instruction po ang pinakikinggan natin? Instruction po ng ating mga kaibigan, tao, instruction po ng puso natin mismo na nagsasabing, ito gawin mo. Di ba madalas sabihin po sa mga pelikula o di kaya sa mga novel, no? Follow your heart. No? Sundin mo ang tibok ng iyong puso. But God is telling you right now, no. Sundin ng iyong puso ang tibok ng ating Diyos, ng Kanyang salita. And the Lord will truly bless your heart. You know what? The world that we live in is a world that is opposed to truth. Hindi pinapahalagan yung katotohanan. Pero dapat iba ka at iba tayo.
Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa mga decision making, pagdating sa pagninegosyo, pagdating sa pagkikipagrelasyon, we only follow the word of truth, not our hearts, not the promptings of other people. We must also appreciate the difference between facts and truth. Because it's not enough just to know facts about the faith. Because facts will only provide information, but truth can provide transformation. We energize the truth. We must be lovers of the truth. We must be the lovers of the Bible. And not just the Bible, we must love the author of the Bible, God Himself. Huwag lang nating mahalin ang Biblia. Mahalin din po natin yung nagsasalita sa Biblia. Walang iba kundi ang ating Diyos. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Hindi mo lang siya susundan para maligtas eh. Susundin mo rin yung katotohanan na nagbigay sa iyo ng kaligtasan at magpoprotect sa iyo sa iyong kaligtasan. Mga kapatid, in conclusion, guarding your heart is very critical to experience all that God desires for your life. When we recognize the treasure, when we prioritize the task, when we minimize the trash, when we energize our hearts with the truth, we are placing ourselves in a position to receive the blessings of God. Nais ko po itong tapusin sa isang illustration. Alam niyo po, nakakita na ho ba kayo ng mga ship, mga barko, no? Ang ganda ho nilang tingnan, no? It's amazing paano ho sila lumulutang. It's the law of buoyancy. Pero kakaiba po yung mga submarine. Why? Kasi pwede silang lumubog na hindi po totally nagsisink in po sa pinaka-ocean floor. Well, ang tinutukoy ko po ditong uri ng submarine ay mga nuclear submarine. Alam niyo po ba that nuclear submarine consists of some of the most amazing technology on the planet? Because this incredible military vessel can stay underwater for 90 days na hindi lumulubog ng diretso sa baba, sa ilalim ng ocean floor. Dahil pag lumubog po siya ng pabagsak sa ocean floor, magagalaw po yung mga nuclear weapon po na naka-deposit po sa kanya. Kasi po, nakaposisyon lang po iyan sa mga dagat, isang tawag lang po ng presidente ng bansang iyon, i-release nila sa tamang panahon at sa tamang lokasyon ang nakamamatay na nuclear na to bilang proteksyon at kanilang depensa sa mga mapang-aping dayuhan o bansa. Pero hanggat wala pong tawag, hindi nila ito pwedeng pakawalan. Why? Because although it's powerful and full of potential, it could also lead to mass destruction. Kaya isipin nyo, pag bumagsak po ito ng diretso sa ocean floor, sasabog po ito. At hindi lang po mamamatay yung mga crew sa submarine na yun. Pati po, yung radius na abot po ng nuclear weapon na to, tiyak po mawawash out, mamamatay sila. That's why, nung pinag-aralan ko po ito, when a military vessel or nuclear submarine can stay 90 days sa ilalim po ng dagat, the submarine must resurface to maintain proper alignment with the North Star. Pagkatapos po ng 90 days, kailangan po niyang umangat uli sa ibabaw po ng dagat. Why? Kasi kailangan po niya uling kumonekta at bumalanse sa North Star. Ano po ba yung North? Yung North po, nandun po yung magnetic field. Di po ba? Kaya yung mga compass po natin, it always points to the North. Bakit po? To ensure balance. Para po yung kanyang kakayahang lumubog na hindi po dumediretso sa ocean floor, ay mapanatili po niya habang siya po ay nakastay sa dagat. So, the submarine must maintain proper alignment with the North Star to ensure balance. Alam nyo ba na mas marami pang officer that keep that balance secure than military crew na handang makipaglaban. Why? Kasi hindi nila kailangan makipaglaban ng barilan eh. Bakit? Yung submarine mismo, yung weapon for mass destruction. Weapon and potential that can destroy even a nation. While underwater, the submarine's navigational system is affected by the Earth's magnetic forces, yung North Star. These submarines carry missiles of mass destruction. So they must pay close attention to keeping the navigational equipment aligned to the true reference point of the North Star. According po yan sa isang illustration sa libro ni Chip Ingram.
Alam niyo po ba, the nuclear submarine is a very powerful illustration or excellent picture of the heart, of our heart. It is full of power, full of potential. It carries not just a treasure that could either bless people, and if not handled properly, it can destroy people as well. It can even destroy us. So just as the submarine may have enough physical provision like food, water, or fuel to survive, it cannot perform at its highest level or complete its mission without maintaining proper alignment or balance with the true reference point of the North Star or North Magnetic Field. Kapatid, your heart is the navigational equipment of your life. It carries important treasures and truth. Therefore, it must stay aligned with God. It must stay balanced. It must be daily connected with the Lord. It must stay aligned. It must stay balanced to His will. At pag ginawa mo yan, mga kapatid, you will not sink. You will not destroy other people. You will protect the treasure. You will protect the powerful potential that you carry. And the moment you tune in to God's alignment, you are safe. And you're also keeping safe other people around you. By guarding your heart, you stay locked unto God's will and unto the wellspring of life. Mga kapatid, are you guarding your heart? Sa gabing ito, ang panalangin ko po na magkaroon po tayo ng disiplina para bantayan ang ating mga puso. Manalangin po tayo. Lord, it is our prayer that you will help us guard our hearts. And the best way, Lord, to guard our hearts is to invite you, Lord, to become the Lord and the Master and the true owner of our hearts. Lord, only you can guard us fully. But yes, Lord, we recognize that we place a very significant role, Lord, of guarding the priceless possession, Lord, that you have entrusted, Lord, in our lives, our heart. So help us, Lord, to be aligned with your will, to keep the balance, to stay in tune, Lord, with your ways, O God. And we can only do it, Lord, if we are connected with you. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito. May we continually guard our heart, for it is the wellspring and the source of life. In Jesus' name we pray. Amen at amen. May the Lord continue to bless you. May we continue to guard our hearts. May we continue to follow God. May this heart continue to serve the Lord, to honor the Lord, to win souls, and make disciples. Magkita-kita po tayo sa ating mga Sunday services, sa ating mga cell, sa ating mga Love Fest Conquest. Mag-invite po tayo. Let us continue to honor the Lord. God bless you.
I give you my soul.